Allahu Akbar. Masyaallah, bilang amanah, no? Halimbawa, no, mabanggit ko lamang sa mga kabataan, Ustad, pinangakuan ako ng pagkakasalan ako. Pero iba ang pinakasalan. Amana yun eh. Ikaw kasi, alam mo, huwag kang magpag-mangangako. Eh, ikaw naman, sister, huwag kang maniwala sa mga pangako. Okay? Naiugnay lamang natin to sa itong amana, no, wajib talaga na tuparin mo yung amana. Pero yung mga ilang halimbawa nito, halimbawa na sa napapanahunan, no? Una kong masasabi, sa mga haram na relationship, haram po yan. Okay? Baka isipin niyo, asusta, pwede palang pakikipag-ugnayan. Haram po. Okay? Ikaw na lalaki, huwag kang mangako. Sa totoo lang, huwag kang mangako kasi kawawa yung babae eh. Sa totoo lang. Ito lang, prangkuhan. Mahina yung babae, lalo na kapag may itsura ka o di kaya mahusay ka sa sales talker. Allahu Akbar. Hindi ako mag-aasawa, ikaw lang. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Ikaw lang ang mamahalin ko. Mm-hmm. Mga, ano ba yun? Ano ba yung panlilin lang talaga, no? Minsan kawawa yung babae. Ikaw rin na babae, huwag kang maniniwala. No, patunayan mo yan. Huwag mo akong bulahin. Oh, nambubola pala. Huwag mo akong bulahin. Kung tunay mo akong mahal, dumiretso ka sa aking mga magulang. Sa kanila mo ako hingiin. Okay? So yung pagtupad na iyan, no? Kaya maraming nasasaktan eh. Okay? Kasi pag na nandun ka na, napamahal ka na sa mga bulaang o di kaya mga pambubola, masasaktan ka talaga. Okay? So kahit na may mga lalaki pa, mga sister, nangangako sa iyo, huwag kang madala. Okay, kasi ikaw na lalaki, pag ay babae, pinangaguan ka ng lalaki, yun ang pinanghawakan mo. Ang problema, napasok ka sa haram relationship, no? Kahit may dumarating sa iyo na mga mabubuting lalaki, hindi mo tatanggapin dahil yun sa pangako. Okay? Na ang problema, hindi mo tinatanggap yung mga dumarating sa iyo dahil na naugnay ka na sa haram relationship, ay ang problema, ikaw din ang, sa huli, ikaw din ang masasaktan. Baka dahil iba na ang pinakasalan ni brother. Oo, subhanallah. No, pinangakuan sa akin nangako, sa iba na nagpakasal, napakasakit. Ang sasabi sa inyo ng Islam, eh kasalanan mo 'yan. Okay? Kasi nagpatangay kayo sa Shaytan. Okay, mga patibong ni Shaytan, mga pangako, mga bulaang pangako. Okay? So subhanallah. Maging aware po tayo mga sisters. Okay? Totoo talaga, masarap magmahal. No? Pero gawin nating halal. Okay? Tayo namang mga lalaki, mahalin natin ang mga babae, huwag natin silang saktan. Okay? Kung talagang nagmamahal tayo, seryosohin natin. Okay, saka ka naman ligaw kapag talagang mayroon ka ng mahar na talagang pakakasalan mo ng babae. Huwag mong ligawang paasahin mo, painlabin mo. Subhanallah. Tapos iiwanan mo rin. Iyadang billah. So nasasaktan ang ating mga kababaihan po. Minamahal ang ating mga babae. Turo yan ng Islam. Yang turo ni Robin Padilla na ang babae minamahal, hindi sinasaktan, katuruan niya ng ating agama. Mashallah. Okay, ginagalang, nirerespeto natin, no? Wag tayong gumawa na nakakasira sa ating mga kababaihan, no? Alam natin na madaling maakay ang mga babae, mahina, no? Talagang silang madaling bulahin, no? So wag po natin yang gawin. Okay? So ito lamang, no, yung pagtupad sa amana wajib po, sister, no? Kailangan talaga nagkakasala ang lalaki na hindi tumutupad sa amana sa anong pamang kalagayan, no? Ano pamang ko. Pero yung ibang amana, may pinangako ka sa kaibigan mo na bibigyan mo ng regalo, pinangako mo sa ganitong oras, kung hindi mo kayang tuparin, ipaabot mo sa kanya. Brother, hindi ko kayang pumunta. Excuse mo na. Kailan ako ay nagkasakit dahil may gagawin pa. Ang mahalaga, bago pa yung usapan nyo,
ay nasabi mo na para hindi ka makapasok dun sa munafik, ayatul munafik na hindi tumutupad sa usapan o kasunduan. So maraming salamat po.